Good morning mga kaawat. Medyo matagal-tagal tayo na wala sa vlog, almost 1 month. So ngayon babalik muli tayo. Try ulit natin to. So for today's episode, subukan ko pong itry itong snake road. One shot, no rest, no tukod challenge. So nandito muna ako kay Ariel Lomi. Medyo kailangan muna tayong magsapin. At makapalaban tayo sa ako nan. So may nakasama ako rito si Sir, taga Dita. So Sir, anong mga lumabas? Jay! Si Sir Jay. So mag-snake road din siya. So subukan ko sabayan. Kung makaka papatulak ako kay Sir, papatulak. Makakaupre tayo. Kung saan lang basta tayo-tayo lang, kung saan makaabot basta try natin. So mamaya i-update ko po kayo regarding sa information sa snake road, kung ilang minuto nating aahonin, elevation, and then average speed saka yung total distance. So mamaya update ko po kayo. Good day mga kaawat. So for today's episode, try natin tong snake road. Tingnan natin kung kakayanin natin siya ng one shot, no rest, no tukod challenge natin. So i-update ko kayo mamaya regarding sa elevation, sa total distance, kung ilang minuto natin siya aunin. Basta lahat ng information papakita natin mamaya. Try natin. Bali nang galing ako dito sa Bunggo, dito sa may Gawing Ornalan. So duman tayo doon sa tulay na ginagawa doon. So nandito na tayo ngayon sa ito, yung starting point natin, itong Barangay Mabato, Calamba City. So from here hanggang doon sa KOR sa taas. Tingnan natin kung kakayanin natin diretso yan. So okay, update ko po kayo mamaya. Thank you. Shout out boss! Ito na kami. Mag-uumpisa na sa first climb, actually second climb pala. May isang climb na rin kanina. Awat bikers! Oh, ito, nakasabay na rin si Sir. Ingat, ingat. Sige boss, kita-kits na lang. Ito Sir, nakapunta ka na dyan. Hindi po. Yan yung tinatawag naming anaconda. Mas mahirap yan dito boss. So ito na po tayo sa climb ng Kalaboso. Snake road. Mas maano dyan Sir, mas mahaba. Doon din sa may Bukuhan. Nakita mo yung bagong kalsada rin sa Bukuhan, yung parang pataas na kalsada? Yun ang lalabasan mo. So ito na tayo sa climb. Kaso hindi ko sure kung maipapakita ko, mahirap kasing hawakan yung camera nang umaahon. So, ha? Wala akong sabitan sir eh. Nahawakan ko na lang eh. Nasiraan eh. Oo nga eh, kaya nga sabi ko, mamaya ako na lang sila i-update pag naiyahon ko na. Kasi talaga mahirap hawakan eh. Naka one shot challenge ako eh. Dapat walang tukod. Hirap. Ay, hirap. Ito na po. Ay, naahon na natin yung mataas na part. Ay, grabe. Sarap. So, naahon na natin yung unang apat na siko. Papunta na tayo dito sa second part, yung mahabang ahon. So, from starting, 34, nakuha natin siya ng 9 minutes mula doon sa starting hanggang dito. So, ito na. Umpisa na uli. Sway-sway lang, mahaba-haba pa. Uling. Speed tayo rito ng mga 6 to 8. Okay na yun. Not bad. Uling. Ahon. Okay. Medyo mayroon po ulit maghawak. Mamaya ulit. Mag-aawan. What's up mga kawat? Grabe.
So natapos na natin yung long climb na straight. So dito na tayo sa semi last part. Papunta rin sa tower. Kayang time 17 minutes. Yung distance mamaya pakita ko na lang doon sa Strava ko. Wala, hindi na monitor eh. Peak gradient 26%. Ewan ko kung ano eh. Sabi kasi na iba 30. Parang wala naman. Parang tingin ko hindi naman siya umabot ng 30. So ito na tayo sa almost last climb na to. Kasi pagkatapos nito, lusong na. Pero may ahon pa rin sa dulo bago dumating sa KOR. Good morning po, Brother Mike. El Shaddai, pamilya muna. Praise be to God. Okay na. So, after nito, medyo wala na kayo masyadong worry. More on flat na yan, saka downhill. Yung dulo na lang na part, ang ahon dyan. Hindi naman ganun kataasan. So, 90% kuha na natin yung one-shot challenge ng Snake Road, no rest, no tukod. Nakakapagod. Maigsi siya pero nakakapagod. Mas okay pa yung mahaba pero hindi ganun katarik. Ito, papagurin ka talaga kahit maigsi lang. Almost no recovery. Grabe. So malapit-lapit na tayo. Finish line natin na yun sa dulo. Yung merong mga bahaya na yun. Taas nun. Approximately 2 to 3 kilometers na lang yan. Mga 2 kilometers na lang siguro. So okay. Mga kawat, update ko kayo mamaya. Malapit na tayo. So ito na. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. So may isang ahon pa pala doon kanina. Hindi naman ganun kataasan. Ito pa isa. So ito yung mga ahon sa huling part. Sa ganyang kataas. Okay. So yun. Lapit-lapit na. Last 1 kilometer. So shoutout muna tayo
Shout out sa team ko, Awat All Weather All Terrain. So isa ko pang team, yung Awat TV sa Kabuyaw. Shout out sa inyo lahat. Shout out kay Konsi Jimbo Alcabasa. Happy birthday, Konsi. Sensya na, hindi ako nakarating kahapon. Birthday niya kahapon, 60 years old. Konsi Aljimbo Alcabasa ng Kabuyaw. Ayun. Shout out sa wife ko, si Lorelie. Very supportive sa aking mga biking. Kaso, puro short ride lang. Okay na rin. Ah. So, ito na yung last climb na sinasabi ko. So, ito na po. Last climb to finish line. No rest, no tukod. Pati inom, wala rin inom. Ay, hindi tayong tubig dun pag galing sa taas. Okay. Paglagpas ng truck na to, yung bulldozer na to, yun na. Ayun na, natatanaw ko na yung I love dap dap. I love dap dap. Yun. Buti naman hindi namatay. So okay na po. Mga kawat, andito na tayo. Touchdown na tayo. Thank you Lord. Okay. A few moments later. So what's up mga kawat? So ang reward ko after sa Snake Road, no rest, no tukod, no tubig challenge. Pati tubig, walang bali. So ito po ang aking reward. Nandito po ako ngayon sa may Marcos Mansion. So done na tayo sa challenge. Pauwi na tayo. So buko muna tayo dito. Dito sa tapat ng aking tarpaulin. Yun. Grabe. So update ko kayo mamaya regarding sa Strava data natin. Kung ilang minuto natin nakuha. Pakita natin sa inyo sa dulo ng video kung gaano katagal natin inahon yung Snake Road. Maximum gradient natin, average speed, top speed. And then yung elevation gain natin doon sa Snake Road. Para sa mga pupunta sa Snake Road, may idea kayo kung ano yung itsura ng lugar, kung gaano kahirap pa, grabe. Pero okay, masarap. Enjoy. So, good morning and subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Awa TV. More power.